Kai Soto pinakitaan ang mga bagong bigs ng Adelaide 36ers sa kanilang latest team practice. Kai nagpakitang gilas at panawagang Jason Castro para sa Gilas 2023 World Cup umiingay. Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xBet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports, especially sa basketball. Kaya i-click na ang link sa ating comment section at gamitan ang promo code na 1xHoopsPlay para makuha ang inyong bonus. Nakaraan ay nakuha ng San Miguel Beermen ang kampyonato kontra sa TNT Tropang Giga sa 2022 PBA Philippine Cup Finals sa final score na 119-97. Nanguna sa panalong ito ang first-time PBA champ na si CJ Perez na may 27 points at 7 rebounds. Sinundan naman ito ni The Kraken Junmar Fajardo na itinanghal pang finals MVP na meron namang 19 points at 18 rebounds. Pero maliban sa mga SMB players na nagpakita ng magandang performance sa game na ito, ay may isang malalaro na binuhos ang performance na hinahanap ng marami para sa ating national team. Ito nga ay si Jason Castro na nagtala ng 32 points, 10 rebounds at 8 assists. Tila balik sa pagiging prime si The Blur kontra SMB. Ngunit yun nga at hinarap pa rin ng mga ito ang talo kontra sa mas malakas na Beermen. Pero dahil nga sa naging magandang performance ni Castro sa PBA Finals at sa buong conference, ay muling umiingay online ang panawagang Castro to Gilas again. 2016 noong huling maglaro si Castro para sa ating national team. Natalo tayo sa laban na yon sa ating sariling baluarte kontra sa national team ng New Zealand. Ngunit sa laban na yon, kita ang kabat hirap ng Tall Blacks kontra kay The Blur. Kahit pa nga 36 years old na si Castro ay marami pa rin naniniwala na hindi pa kupas ang laro nito pagdating sa international level. Marami pa itong may ibubuga, especially sa 2023 World Cup kung saan ay mas kakailanganin ng Pilipinas ng veterano, subok at mahusay na playmaker na lahat ay pasok sa skills ng isang The Blur. However, nandyan lang naman si Castro at ang magpapabago na lang ng isip nito ang ating inihintay. Dahil nito lang Agosto ay tuluyan lang sinurrender ni The Blur ang kagustuhan ng marami na muling maglaro ito sa Gilas. Ayon sa article ng spin.ph about sa interview kay The Blur ay wala na nga itong balak maglaro sa Gilas at ibigay na lang daw sa mga new generation of players ang opportunity. Samantala, Kai Soto pinakitaan ng Gilas sa mga bagong bigs ng Adelaide sa isang ensayo. Matapos ang matinding stint ni Kai last month sa ating national team ay balik ensayo na agad ito sa kanyang mother team sa NBL ng Australia na Adelaide 36. Ngunit tila gigil pa rin ang katawan ng ating pambato sa game. Dahil sa 5-on-5 game practice ng Adelaide ay pinakitaan ng Gilas ni Kai ang mga bagong center forward players ng Sixers. Makikita sa play na ito sa inilabas na video clip ng Adelaide ang tila pagkain ni Kai sa 6'10 center na si Cameron Tu at 6'11 center na si Deng Akut sa ilalim. Dalawang bigs kontra kay Kai Soto ang nangyari sa play na ito. Isang patunay na patuloy ang pag-improve ng ating pambato at isang bagay na naman ang magbibigay pa sa atin ng dahilan upang abangan si Kai sa 2023 NBL season at magiging stint nito sa preseason ng NBA.